Ayun guys, dahil meron na tayong bangka, kailangan ay gagawa tayo ng fishing rig. Depende sa atin kung anong klaseng fishing yung gagawin natin. Pero ngayon, ang gagawin ko lang ay yung traditional fishing, yung handline. Naghanap muna ako ng gawing spool para sa ating nylon. Ito, kawayan. Isang buko lang yan guys, hinati ko sa tatlo. Yan, bakit kawayan? Pwede naman sana ng PVC. Kaso nga lang, may purpose ako dito sa kawayan na hindi pwede sa PVC. Ito, ang gagawin ko ngayon ay balatan ko muna. Kunti lang. Para ito kasi, ano siya, butong kasi to. Hindi siya yung regular na kawayan. So, balatan ko muna. So, ayan guys, nabalatan ko na. Linisin ko lang muna to. Guys, pwede na yan. Mas maganda sana guys, makakuha kayo yung mas malaki yung kawayan. Pero ito, pwede na to. Ito lang kasi yung available na napulot ko eh. Ayan, ang sunod na gawin natin guys ay ilagay to dito. Tawag namin dito ay pulunan. Spool. Hindi ko alam ano tawag sa Tagalog dito. So ito, ang isang ganito, meron siyang 37 meters. Ito ay 10 ganito. So 370 meters. Ang gawin ko dito ay hatiin ko lang. Tig 5, 5. 5, 37, 150. Nasa 185 meters. Sobrang haba na yan. Ayan, meron tayong limang rolyo. Pero problema natin dito guys, kadalasan lalo na pag maliit yung nylon ay bumubuhol. Nagbubuhol-buhol sila. So ngayon ipakita ko sa inyo kung anong diskarte para hindi siya magbuhol-buhol. Maganda kung merong lupa or buhangin sa area ninyo. Pero ngayon dahil simentado tong pwesto ko, meron ako dito eh. Yan. At saka, kailangan nyo ng walis, ting-ting. So, kuha tayo mga tatlo or apat. Kadalasan ginagawa namin to pag maramihan yung nylon. Halimbawa, tig isang kilo. Ganun. Pag ginagawa sa lambat. So, itong gawin natin. Tapos, ilagay natin dito. Yan. Ayoko muna tanggalin yung mga tali niya. Tsaka, ganyan. Ayan. Pero pag maramihan na talaga guys, mas maganda, takpan nyo ng buhangin dito. Takpan nyo yan sa loob. Tapos, itong dulo nyo. Yan. Isa-isahin muna natin tanggal para in case man magbuhol hindi maubos. Yon, ang purpose para paghila mo. Yan, ganyan lang guys. Diba? Oh, tali na natin dito. Ayan, yut na. Yung isang ganun pa para hindi magdalaw. Pwede nyo rin isabit to guys. Ayun, di ba? Nakasabit siya dun.
Kaya mas maganda guys kung takpan mo ng buhangin yan. Yan o, takpan mo. Para hindi siya umaangat. Ganyan lang. Hanggang maubos. Yan. Diba? Walang kahirap-hirap. Wala pang buhol. Yun. Bilis lang, di ba? Ayun. So itong sabi ko guys na purpose kung bakit kawayan yung ginamit ko. Dahil ito, yung dulo na to. Ah, di ba? Hindi mo yan magawa sa PVC. Lock na siya. Tapos ganito rin ang gagawin mo pag may mga hook na. Kada hook, maglagay ka ng ganito para may sabitan ka ng hook. Hindi kumakalat yung mga hook mo. Ganyan ang purpose ng kawayan. At ang isa pa, ito, pag nahulog sa dagat, lumulutang. Pag PVC, lunod agad. So yan guys, lagyan na natin na hook. Pero ang gagawin natin dito, medyo malaking hook muna ang gawin natin, pang trolling. Gagawa din tayo ng sinking. Ito muna unahin natin. Ito muna ang malaki yung unahin natin. Yan. Hindi ko matandaan anong numero to. Pero pang tangigi ito eh. Saka meron tayong yan, swivel. Ito guys, dahil may butas, pwede mo nang itali dyan kung kahit anong style na pagtali mo. Pero gusto kong ipakita yung traditional na pagtali, yung para sa mga flat yung hook. Yan. Pasok na lang dyan dahil may butas na eh. So kailangan mong ganito itsura nya, kaganyan. Tapos hawakan mo to. Yan. Kaganyan siya. Tapos ito, yung dulo na to, yan yung itali mo. Ganyan. Mga 4 o 5. Yan. Ganyan yung itsura niya. Tapos itong dulo, yan o, pasok mo dun. Yan. Pagpasok mo doon, hilain mo to. Yan. Hilain mo lang. Yun. Hanggang mag-lock. Para mas matibay, pwede mo. Tsaka kung nakita mo dito na medyo maluwag, kagatin mo to. Or kung may pliers ka, yan. So ganyan yung magiging itsura niya. Pwede mo rin sunugin to kung may baga or sigarilyo. Ngayon, maglagay tayo ng swivel. Hindi ko na matandaan kung gaano kalayo. Pero tansyahin ko na lang yung basta medyo malayo dito. Delikado kasi pag malapit, baka yun yung kagatin ng isda, putol. Ayan, 2 dipa lang. Tapos, itong papunta sa may hook. Ito yon. Parang ganun din yung style sa paglagay natin kanina ng hook. Mga 3, 4 na ganyan. Tapos, balik mo dito. Ganyan. Yan, kagatin. Yan. Tibay na yan. Tapos ito, dati kasi yung nakasanayan ko ay walang ganito. So tinatali din dito. Pero ito dahil may ganyan,
gagawa tayo nung tinga doon sa kabila. Tawag namin doon ay bago-bago. Yan, ito. So, plate lang. Dalawang loop lang. Yan. Okay na yan. Tapos ito, i-release mo lang yan. Tigas, magoy. Yan. Saka ganyan. Ang maganda dito guys, dahil halimbawa, iba-ibang klase yung hook na gagamitin mo. Gagawa ka na lang ng ganito. Yung dulo niya, yung may hook, ganito. Yan, ganitong dulo niya. Pag ganito. Gawa ka lang ng ganito. Para just in case na gusto mo magpalit, tanggalin mo lang to. Tsaka ikabit to. Hindi mo na kailangan ng maraming spool ng nylon. Isa, dalawa na spool. Okay na yon. Para at least meron kang extra in case of emergency na mawala yung isa. Yun. Tsaka yung dulo na to, pwede mo nang i-clip dyan. Ang advantage dahil kawayan, sukat mo muna ganyan. Tapos, pwede ka na mag-slice dito. Diba? Tapos, kabit mo lang dyan yung hook mo. Oh, kung marami kang hook, meron dito, slice ka dito, slice ka dito, slice ka dito. So yan guys ang advantage kung bakit kawayan yung ginawa ko. Pero ito yung traditional na nakasanayan ko. Dahil bata pa lang ako, dinadala na ako ng tatay ko sa laot para mamingwit. So hanggang ngayon ganito pa rin yung style doon sa lugar namin. At saka yung iba kahit mga styrofoam lang, pwede na rin kaso nasisira yung styro. Ito kasi matibay talaga siya. Pwede rin ganito guys. Kung saan yung convenient sa inyo. Pero mas madali kasi yung kanina. Dahil hindi ko nayuyuko. Ito kasi effort. Pero kung wala ka talaga mapaglagyan ng pareho ganun, okay na to. 3, 1, 2, 3. Kailangan natin ng sinker. Ito mga mahaba, maganda sana mga ganito. Tapos, ito, gumawa na ako ng ganito para medyo mabigat konti. Mga ganito, tunawin ko na lang. Tapos, gagawa na lang ako ng mas mabigat dito. Para pang extra. Para pag sa mas malalim tayo, kailangan natin mas mabigat. Hindi ko pa natimbang to kung ilang gramo. Saka ang dulo nito, ang gagawin ko dito, diba ito mayroong tenga o bago-bago. Gagawan ko rin dito para in case kailangan magpalit, madali. Hindi natin kailangan putulin. Yan. Tapos pasok lang ganun. Yan, diba? So, ganyan siya.
Ngayon, kailangan natin maglagay dito ng hook. Mag-distance lang tayo mga 6 inches. Ganyan. Parang purpose, habang dinadrag to sa ilalim, in case na malambot or maputik, kahit bumaon to, nasa taas pa rin yung hook natin. So, gagawa tayo ng tinga dito. Mga dalawang loop. Ayan. Tapos, ganyan siya. Ayan. Tapos, gumawa na ako nito. Ayan. Nilagyan ko na ng tinga dito. Ito, hindi ko na pinakita kung paano tinali. Dahil napakita ko naman kanina doon sa malaki. Saka ito, tinali lang din may tinga. Ang purpose, para madaling ikabit. Hindi mo na kailangan magtali. Just in case nasa laot ka na, tapos kinagat ng butiti na putol, hindi mo kailangan magtali, mabilisan, pasok mo lang. Ganyan. Yan, diba? So magiging ganyan ang itsura niya. So ganun siya. Yan. Tapos, kailangan natin dalawahin. So sa paglagay, kailangan itong dalawa hindi mag-abutan. So sukatin mo siya ganyan. Tapos mga dito yung isa. Tansyahin mo na lang na hindi sila mag-abutan. Ang haba nung tali, nasa 4 to 5 inches lang. Pwede rin gusto mo iksian para hindi sila masyadong magkalayo. Tsaka maganda dito guys, pwede kayo magpalit halimbawa yung area nyo, medyo maliit yung mga isda. Pwede nyo palitan ng mas maliit na hook, ito mas maliit to. Pwede kayong gumawa ng maraming spare para pang mabilisan. Sa ganitong paraan, di mo na kailangan maraming spool, kahit isa lang dala mo. Yan, diba? So, pag ganyan siya, yan, dapat hindi sila mag-abutan ito. Kasi pag nag-abot yan, magkaganyan, wala na. Ngayon, kailangan natin maglagay ng swivel. Kailangan yung swivel mo mas malayo dito para hindi kagatin ng butiti. So, siguro mga isang dipa. Ayan. Ang purpose ng swivel ay pag umiikot yung isda, limbawa ganyan. Ayan. Hindi mabuhol yung nylon. Yun. Diba? So ganyan lang. At saka ang isang purpose nito, pwede mo tong palitan, itong sa baba mo. Pwede mo siyang palitan. Pwede mo siya gumawa ka ng maraming hook, yung parang panginto-into, yung may silk. Pwedeng meron kang ganon. Tapos tanggalin mo lang to, ipalit yung ginawa mo na ganon. Gagawa rin tayo niyan, pero sa ngayon ito lang muna. So, yun lang. Napakasimple, napakadaling gawin. So nabanggit ko kung bakit kawayan yung napili kong gamitin para magawang ganito. Ayan. Ayan.
Tapos itong isang hook. Kahit hindi mo na yan i-slice, pwede na yan ganyan. Pero mas maganda kung ma-slice talaga. Yan. First hook. Yan. Diba? Organize. Tapos itong tingga. Pwede mo nang ikabit yan. Ganyan. Yan. Ayos, diba? So yun lang guys. Ganyan lang kadali paano gumawa ng handline fishing rig. Samahan niyo ako sa ma-adventure natin sa fishing. Para hindi nyo ma-miss yung mga adventure natin. Kung hindi ka pa nakasubscribe, paki-click na yung subscribe button. Tsaka i-click na rin yung notification, yung all, para lahat ng uploads natin ay ma-notify kayo. Thank you for watching guys. See you next time.